Hello mga idol, kamusta? Welcome sa Aklat PH. Dahil sa sobrang dami na nagre-request nito sa akin, so gumawa ako ng step by step kung paano ba gumawa ng Facebook page at paano mag-manage ng Facebook page gamit lang lagi ang cellphone. Ito rin kasi yung humahad lang sa marami kahit na gusto nilang gumawa ng Facebook page, natatakot sila o nahihinaan sila ng loob dahil wala silang laptop. Pero hindi nila alam, pwede silang mag-manage ng isang Facebook page gamit lang lagi ang kanilang cellphone. So dahil medyo mahaba tong video, gagawin ko kayo ng summarize kung ano yung mayroon sa loob. Sa unang part ng ating video, syempre, preparation bago ka gumawa ng Facebook page mo. Then sunod, paano gumawa ng Facebook page, paano pag-set up, paano paggawa ng video cover sa halip na photo cover. Basta sisiguraduhin ko sa inyo, pag natapos nyo tong video, magkakaroon kayo ng magandang Facebook page. Siyempre, meron din dito ng proper o tamang pagpo-post ng video para madali siyang makita ng mga tao. At siyempre, lilibutin din natin ng kaunti ang Creator Studio para naman makita nyo kung paano titingnan yung mga performance ng inyong mga videos o ng mga post mo, kung saan kukuha ng mga free music, mga ganon. Basta pinapangako ko sa inyo, isang magandang setup na ng Facebook page yung ituturo ko sa inyo. Okay? Hanggang sa automatic reply, hanggang sa pagkuha ng username, lahat ituturo ko yan dito. So, syempre, bago tayo magsimula, kung bago ka pa lang dito, syempre, mag-subscribe ka na. I-click mo na din yung notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating videos na sigurado namang makakatulong sa iyo ng malaki. Okay? So, sige, intro muna tayo. So, unang bahagi ng ating video, preparation. Bago ka magsimulang gumawa ng Facebook page, alamin mo muna ano ba yung mga bagay na gusto mong gawin, ano yung talento mo, o kung ano yung kaya mong ibigay sa mga manonood mo para suportahan kanila. Siyempre mga idol, isipin nyo rin na napakalaking responsibilidad nito. Oo nga't pwede tayong kumita dito, pero sa pagdami ng ating followers, marami na din tao ang maghihintay at aasa sa mga post mo. At marami na rin tao ang pwede mong ma-impluensyahan. Kaya dapat yung gagawin mo sa Facebook page mo ay yung mga bagay na gusto mo o yung mahal mo. At mga content na alam mo na makapagpapabago sa buhay ng mga manonood mo sa magandang paraan. Okay? So kapag sigurado ka na sa content ng Facebook page mo, syempre aralin mo muna yung mga rules and regulation ng Facebook page para naman hindi masayang yung pagod mo. Kasi napakarami ng mga tao na mayroon ng malalaking followers, gaya ko, dumanas ako niyan. Laki na ng followers ko pero hindi ko alam yung mga rules. Kaya yung mga post ko ay mayroon palang violation. So nauwi lang lahat sa wala yung pagod ko. At dahil nga naranasan ko na yan at nung araw na yon ay wala akong mapanood ng mga tutorials. So gumawa na ako ng napakaraming video para dyan, para makatulong sa inyo. Makikita nyo lahat yan dito sa akin channel, okay? So kapag ready ka na, syempre ang una mong dapat gawin, mag-isip ka ng pangalan ng Facebook page. Then, i-ready mo na yung logo mo at i-ready mo na rin yung video mo na mayroong haba na 20 seconds to 90 seconds. Yun ang gagawin nating video cover para maganda yung ating Facebook page, okay? Lumalabas kasi sa pag-aaral na mas marami ang tumatambay na tao sa Facebook page na maganda, lalong-lalo na pag ang cover mo ay video. So, gawin na natin to. Madali lang naman. At kung gusto mo namang gumawa ako ng tutorial sa paggawa ng logo at paggawa ng video cover, ilagay mo lang sa comment section mga idol, binabasa ko lahat yan. So ngayong ready na lahat, buksan mo na yung Facebook mo, then punta ka dito, ayan. Hanapin mo yung pages. Ito, click mo to. Then, create. Okay, click mo lang to, get started. Then dito, hinihingi na yung pangalan ng Facebook page mo. So, ilagay mo na yung Facebook page mo, yung pangalan. Ayan. Total, gumagawa na din ako ng tutorial. Gumawa na rin ako ng bagong Facebook page para sa akin. Kasi gumagawa na ako ng animations. Ayan, ilagay mo yung categories. Pwede kang maglagay ng hanggang tatlo. Yan, pwede mong ilagay ang video creator, personal vlog, mga ganon.
Okay, pag natapos ka dito, i-click mo lang yung next. Ayan. Then, dito naman, kung gumagawa ka ng Facebook page para sa tindahan mo, sa negosyo mo, o para sa clinic mo, lagay mong address dito. Pero kung wala naman, check mo lang to. Okay? Then, next ulit. So, dito, kung meron kang website, ilagay mo yung website mo dito. O kung meron kang YouTube channel, ilagay mo rin dito, pwede yun. So, ilalagay ko dito yung ano ko, yung YouTube channel ko. Gusto kong publishan yung video pero pinili ko na bagalan na lang kasi marami naman yung baguhan dito. So, hindi nila masusundan. So, click mo lang to para sa profile picture mo. Ayan. Tingnan mo, nakaready na yun sa akin. Ayan. Siya yung character na ginagamit ko sa aking animation na mapapanood nyo isang araw dito sa aking channel. So, dito, wag mo nang gawin muna yung ano, yung cover photo. Kasi ilalagay natin yung video. So, pamaya pa natin gagawin yan. Next lang. So, dito, slide mo lang. Parang ganito. Ayan. Kasi nga, pamaya natin gagawin yung ating ano, yung ating cover video. Dito naman, mag-invite ka na ng friends mo. Kung marami ka ng friends sa Facebook mo, invite mo na. Then, dito, mag-post ka na sa ano, sa bagong Facebook page mo. I-welcome mo sila. Ayan. Pabilisan ko na lang dito. Lagay nyo na lang kung anong gusto nyo. Kumbaga, ito yung pinakauna mong post sa Facebook page mo. Ayan. I-share mo lang. Okay, slide mo na ulit. Add button. Yan, napakahalaga nito mga idol. Pili ka lang dyan. Ang malimit na ginagawa dyan o inilalagay dyan ay yung send message. O kung meron ka namang telepono ng iyong negosyo, yung call now, contact us. Pero dito sa aking Facebook page, lalagay ko yung ano follow. Ayan. Maganda rin tong follow. Para yung mga pupunta sa Facebook page mo, eh, pwede nang i-click yon para i-follow ka. Kasi merong mga nanonood ng hindi marunong o hindi alam nila kung paano mag-follow. So, pag nakita nila yung ganun, i-click niya na lang. So, ito, page info to. Ito, lagyan mo nito ng description. Lagay mo kung para saan ba itong Facebook page mo. Kung ano ba yung dapat nilang asahan sa'yo sa mga post mo. Ayan. So, ayan, parang letter. Parang sulat mo sa mga papasok sa Facebook page mo. Kung ano ba yung aasahan nila sa Facebook page mo. Kung ano ba yung mapapanood nila. Basta ilagay mo lang dito mga idol yung info na kaya mong ibigay sa kanila. Mas maganda kung mas marami kang mailagay dito. So ngayon naman, umpisa na nating talakayin ang pagmamanage ng Facebook page kahit wala kang laptop. So kailangan natin ng Google Chrome dito. Punta ka dito. Napakahalaga nito. Lagay mo sa desktop site. Ayan. Check mo yan. Then i-open mo na yung facebook.com. So, ayan. Medyo maliit lang yung letters. Ilagay ko lang dito. Ayan. Piliin mo na yung Facebook page mo. Bakit ko itinuturo to? Kasi, nire-recommend ako na pag magpo-post ka ng videos, dito ka pupunta. Kasi dito mo may ilagay yung mga kailangan ng video mo para makita agad siya ng ibang tao. Pwede mong malagyan ng tags, pwede mong malagyan ng cover, lahat. So, ganito mag-post ng video. Okay? Itong video na ipopost ko, gawin nyo rin to kung meron na kayong inihanda na katulad ng sinabi ko sa inyo kanina na isang video na hindi bababa ng 20 seconds at hindi lalampas ng 90 seconds. Itong video na ito yung gagamitin nating video cover. Yung makikita ng mga tao na papasok sa Facebook page mo sa ibabaw ng logo mo.
So dahil ito ang pinakaunang makikita ng mga tao na papasok sa Facebook page mo, syempre ilalagay mo dito yung mga magandang info na pwedeng ilagay. Kung pwede mong sabihin na para saan ba yung Facebook page mo, kung ano ba yung mapapanood nila. So maganda, ilagay mo dito. So kung kita nyo, dahil animation yung aking Facebook page, animation din yung ginawa kong video cover. So ganito rin yung gagawin nyo sa mga video na ipopost mo, ha. Ganito rin yun, parehas na parehas lang. Ayan, ilagay nyo yung title, ilagay nyo yung description, then pwede mo rin ilagay dito yung tags. Sobrang halaga niyan tags, mga idol. Dahil pa nag-search yung mga tao nang gusto nilang makita sa Facebook at natapatan na ganun yung tag mo, pwedeng lumabas yung video mo o yung post mo. Kaya napakalaking bagay nito para dumami yung followers mo. So kita nyo naman, binibigyan din tayo ng tips ni Facebook. Sabi dito, maglagay tayo ng hashtag. Hashtag ay ganito, ayan. Kasi lumalabas din yan sa search. Dito mo ilalagay yung tags mo, ayan. Basta mga idol, napakagandang tips nito. Damihan mo yung tags. Pagdami ng tags, paglaki ng chance na makita ng mga tao yung ano, yung video mo. Okay? So dito naman, syempre, nakalimutan ko sabihin sa inyo na gumawa rin kayo ng thumbnail, yung parang ginagawa sa YouTube. Nalalagyan din dito. Pero kung wala ka namang nagawa, pwede kang mamili dito. Ayan. Kung mayroon ka namang thumbnail, i-click mo to. Ayan. Diyan ilalagay. Pero dahil wala akong thumbnail, so pipili na lang ako dito sa recommend ni Facebook. Pero mga idol, inirecommend ako na gumawa kayo ng thumbnail. Kasi pag ganda ng inyong thumbnail, pagtakaw tingin yan sa mga tao. At yung mga tao, syempre, parang ako rin, pag nakita ko maganda yung thumbnail, minsan talaga kahit hindi ko na tinitingnan yung title eh, pag nakita ko maganda yung thumbnail, pinapanood ko na talaga agad yun. At sigurado namang hindi lang ako yung ganun, sigurado napakaraming tao na ganun. So pag natapos ka na dito mga idol, i-click mo na yung next. Yan. Kung mapapansin nyo, may lumabas na kulay blue. Yan yung mga tips na binibigay ni Facebook. Mga tips sa paggawa ng video. So ayan, nire-recommend niya lagi na 3 minutes long o 3 minutes yung haba ng video mo o mas mahaba pa ng kaunti. Dahil yan lang yung mga pwede nilang lagyan ng ads. Pag na-monetize na yung Facebook page mo, pwede nilang lagyan ng ads yan. Pwede kang kumita dyan sa mga video na may 3 minutes long. Syempre, gumawa ka rin ng playlist. Ayan, wala tayong playlist. So, meron pula dyan. So, pagka-publish natin, maghintay lang tayo ng kaunti. Kaya ako dito nagpo-post ng video, mga idol. Kasi itong meron dito, hindi mo makikita sa apps ng Facebook. Dahil ito mismo yung website ng Facebook. So, yung makikita mong ito, ayan, yung nakikita mong yan, yan din yung nakikita mo sa laptop o sa computer mo. So, pwede mong gawin lahat dito sa iyong cellphone, okay? Kaya hindi ka na pwedeng magdahilan na ayaw mong mag-Facebook page dahil wala kang laptop. Palusot na lang yon. Kung gusto mo, may paraan, di ba? Magtitiis ka lang, syempre maliit yung mga text. Pero, pagtsagaan mo, malay mo, lumaki yung Facebook page mo, di ba? Lumaki yung followers mo. So, pag kumikita ka na, saka ka na bumili ng laptop. Saka ka na bumili ng mga gamit, di ba? Pero sa ngayon, syempre, yung cellphone mo, sapat na yan. Yung camera ng cellphone mo, yung mga apps na ginagamit natin sa pag-i-edit, ayos na yan. Kung ako nga, meron na akong laptop pero mas gusto ko pa rin gumawa dito sa, ano, sa cellphone. Kasi nakakapagawa ako ng video kahit saan, kahit nasa trabaho ako. Malakas akong pumetix eh. Huwag niyo akong gagayahin. So balik na tayo. Pag natapos nang i-upload yung video mo na mayroon 20 seconds or 90 seconds na haba, pwede mo nang ilagay dito sa video cover. Ayan, click mo yan. So ayun, di ba lumabas na siya dito. Yan yung in-upload natin. So ayan, i-next mo lang. Then, save changes. Okay. So syempre, mag-iintay tayo ng kaunti. Nagpa-processing pa. So, ayan. Okay na? So, yan yung makikita ng mga tao na papasok sa Facebook page natin. Ayan, ganyan. Kung hindi ako nagkakamali, automatic na nag-replay yan. Pag may pumasok sa Facebook page natin, automatic yan na nag-replay. So, makikita agad nila kung para saan ba yung ano mo, Facebook page mo. Ayan. Animation kasi yung sa akin. So, animation din yung ginawa ko. Diba?
So ngayong maganda na yung Facebook page natin, ready na ready na siya. Ngayon naman pasyalan natin yung Creator Studio. Creator Studio is dito kayo tatambay talaga lagi. Kasi dito nyo makikita kung ano ba yung performance ng mga post mo. Dito mo rin makikita yung mga violation. At syempre dito ka rin makakakuha ng mga free music na pwede mong gamitin sa iyong mga videos. So welcome mga idol sa Creator Studio. Pwede ka rin dito mag-post ng mga video mo. Ganun din yun. So ayan, makikita mo dito yung mga performance ng mga post mo, ng mga video mo. So punta ka dito para makita mo yung lahat ng mga post mo, yung mga video mo, mga image, lahat makikita mo dito. Ayan. Basta puntahan mo lang dito, kapakapain mo lang, madali lang gamitin yan. Meron ding apps itong Creator Studio na pwede nyong i-download pero hindi ko nire-recommenda. Basura. Napunta. Lang yan, napatawa ko. Kasi binanggit ko pa, yung pala basura din eh, no? Dapat hindi ko na binanggit. So dito ipinapasyal ko lang kayo ng kaunti sa Creator Studio. Para naman makita nyo na agad. Para alam nyo kung saan kayo pupunta pag gusto nyong makita itong mga ito. Ayan. Makikita nyo rin dito yung inbox. Para makita nyo yung mga message. Tingnan natin, baka may message si Ivana. Then dito naman sa monetization tab, makikita mo naman dito lahat yung mga Facebook page mo. Ayan. Lahat ng minamanage mo na Facebook page, makikita mo dito. Kung mayroon bang mga problema, kung pasok pa ba sa monetization. At dito naman, makikita mo yung mga free music. So ayan, para sa mga laging nagko-comment na nagkakaroon ng problema sa kanilang mga music, dito kayo kumuha. Hindi kasing ganda ng mga sikat na music pero dito hindi ka magkakaroon ng sakit ng ulo. Ayan, pwede mong gamitin lahat yan. Marami din sa akin ang nagtatanong bakit daw parang apps din lang pag nag-o-open sila ng Facebook dito sa Google Chrome. So ito ipapaliwanag ko sa inyo. Dito makikita nyo, letter M yung nasa unahan ng Facebook.com. Ayan, punta ka dito sa desktop site. Check mo yan. So pagka-check mo yan, siyempre mag-iiba ng kaunti. Pero ganun pa rin, parang apps pa rin yan. Ang gagawin mo dyan ay i-edit mo to kasi papalitan mo yung M na yon ng www. Dahil pag M yung nasa unahan, ibig sabihin nun, pang mobile site lang yon o pang cellphone. Yung www, yan mismo yung kanilang website na makikita natin sa mga laptop natin o sa mga computer natin. So ayan, diba? Yun lang yon. Pasensya na kayo, medyo lumabo yung pagsasalita ko, medyo bumilis dahil sumakit na yung lalamunan ko. Ang lamig na kasi dito. Tsaka first time ko nagawa ng ganitong kahaba na video na dire-diretso yung pagsasalita. So dito papakita ko lang sa inyo yung pagtingin ng quality ng page kasi may nagtatanong din sa akin ito. Ayan, makikita mo siya dyan. Dito mo makikita yung quality ng page mo. Syempre, nasa pangalan naman, di ba? Pag kulay green pa, ibig sabihin yan, ayos na ayos pa yung page mo. Pwede mo pa siyang pagkakitaan sa mga advertisement, mga ganun. At kapag orange na yan, o kaya pula na, ibig sabihin yan ng mga idol, hindi ka nanonood ng mga video ko kaya ganun. Diba? Dapat inaalam talaga yung mga rules mga idol, yung mga bawal, dapat alam mo yun. Kasi sayang naman yung pagod mo. So, close na natin to mga idol, at i-open na natin yung ating app ng Facebook. Ayan, dito natin gawin yung ibang settings. So, ngayon yung gagawin natin, yung instant reply. Yung kahit naka-offline ka o kahit busy ka, pag may nag-message sa'yo, merong automatic na reply. So, dito ka pupunta. Ayan. Dito. Click mo lang to. Excuse me po. Click mo lang to. Ayan. Then, dito mo ilalagay yung ano, yung gusto mong reply. So, back lang tayo dito. So ngayon naman, papakita ko sa inyo mga idol, kapag dumating yung panahon na hindi mo na kaya mag-manage mag-isa. So syempre, kailangan mo na ng ibang tao na makakatulong mo sa pag-manage ng Facebook page mo. Pero syempre mga idol, kailangan nyo ng matinding pag-iingat syempre. Dapat yung isasalim mo dito, yung talagang pinagkakatiwalaan mo. Kasi napakarami na mga idol na mga pagkakataon na mismong yung may-ari ng page ang sinipa ng kanyang mga admin. Diba? Kasi mga idol, pag naglagay ka ng ibang admin bukod sa'yo, pares na kayo ng posisyon niyan, pwede ka niyang sipain mismo sa mismong Facebook page mo. Kaya pinapayo ko mga idol, hanggat maaari, ikaw lang dapat yung admin ng sarili mong Facebook page, okay?
lalo na kapag kumikita na yung Facebook page mo. At kung sakali naman idol na nagtalaga ka na ng ibang tao sa mga rules na yon, dito mo naman i-check yung mga pagbabago na ginawa nila sa Facebook page mo. Makikita mo yan dito. Click mo lang yan. O diba? Kita mo dyan lahat. So ngayon naman mga idol, sa last part ng video natin, yung paglalagay ng username. Ito rin yung tinatawag ng iba na personalized na link ng Facebook page mo. Mas professional yung dating at syempre mas madaling tandaan, mas madaling i-share. At syempre nire-recommend ako nang ilalagay mo syempre pares ng pangalan ng Facebook page mo. Hindi pwedeng lagyan ng space dito, kaya dikit-dikit na lang. Basta mahalaga, parehas ng pangalan ng Facebook page mo para madaling matandaan ang mga followers mo. So okay na idol. Meron ka ng Facebook page na maganda, alam mo na rin mag-manage ng Facebook page sa cellphone mo. So kung nagustuhan mo itong video natin at marami kang natutunan, syempre i-like mo itong video, mag-comment ka sa baba kung meron kang katanungan, at syempre subscribe ka na dito sa channel natin. Maraming salamat sa inyong panonood at makita-kita tayo sa sunod nating video. Babush!